Hello, Creighton, Philippines. Hello, Middle East. And hello, world. I am Ms. Rachel from ICC Kuwait. And ngayon, tunghayan po natin yung kwento sa isa sa mga students namin dito sa ICC na ngayon is nakapagtapos na po siya. So, ma'am, bago pa natin umpisahan yung kwento nyo, pakilala nyo po muna yung sarili niyo po, ma'am, sa lahat ng mga manunood po natin. Okay, hi. Good evening sa lahat ng mga OFWs of Kuwait. I'm Marian Manito. So, working as reception in the salon. So, I'm here and studying for Computer Secretaries. Ma'am Marian, ilang taon ka na dito sa Kuwait po? 7 years. 7 years na, pero same lang yung work mo? No, paiba-iba. Paiba-iba yung work mo. Paano mo naisipan, ma'am, na mag-enroll sa Computer Secretarial course po? Actually, nasa reception na ako, may computer na. Mm-hmm. Pero iniisip ko talaga na parang may kulang. Mm-hmm. Kasi kailangan mo yung mga pasikot-sikot sa system. Kailangan mo ng mga techniques para mapabilis yung trabaho mo. Mapabilis yung trabaho mo. So, parang hindi ko kabisado yung mga Excel, yung mga PowerPoint, yung mga bago ngayon. So, kasi updated na yung mga software. Iniisip ko na na sayang naman yung one day na holiday kung hindi ko gagamitin. Kasi additional knowledge na din natin yun. Yes, so, whereas kung mag-gala tayo, so we have to give time to ourselves na in reward din, yes, in the future. I-enhance natin yung sarili natin, no? Kasi iba din yung meron tayong kaalaman, kumbaga equipped na tayo ng skills and knowledge na yun magagamit natin. Yes, lalo na sa work mo as receptionist, di ba? Kasi napaka-applicable talaga ng computer skills. Ano yung mga natutunan mo, ma'am, dito sa Computer Secretarial course po? Like, pwede mo ba siyang iisa-isahin? Para at least, marami, alam din ang mga kapabayan. Marami talaga. Mm-hmm. Marami. Kasi, kasi nga, ang mga shortcut ng mga case, pinaka-importante kasi mapadali lang yung oras, ang trabaho din. Mm-hmm. So, halimbawa, syempre, yung sa trabaho natin, pag yung amo natin sabihin, alam mo ba nito? So, hindi nila alam na alam mo pala yung Excel. So, ready ka na in the future. So, parang plus din sa atin sa trabaho yon yung mga PowerPoint. So, at least, mamangha din yung mga amo. Alam niya pala. So, iba talaga yung mga Pilipina. So, iba na yung prepared ka. Iba yung prepared ko. Tapos, marami talaga madami. Tsaka, like sa dito is mapabilis yung typing skills mo. Sa Microsoft Word, gagawa ka ng mga documents. And dito, malalaman mo paano ba i-convert yung Microsoft Word sa PDF. Yes. Paano ba mag-change ng mga font style? Di ba? Kasi yun yung basic na kakailanganin din natin. Although, basic siya, pero kakailanganin natin yun na matutunan para at least mapaganda yung work natin. And dito naman sa ICC, tinuturuan kayo ng instructor nyo from basic to professional level talaga. So, mag-start tayo from the start, from the beginning, until na yung kakailanganin nyo siya na ma-i-apply doon sa work. So, dito matutunan nyo yung typing master, digital literacy, support, Excel. Salamat talaga kasi yung typing ko ngayon, parang hindi na karabaw. Ngayon, mabilis ka na. Alam mo na yung tamang, proper, ng kamay mo. So, yung typing master ko, yung mga MS Word, Excel, PowerPoint, so, mashallah. Alam so, na. Parang proud din ako. Hindi lang yung napaproud din ako sa sarili ko na, dati parang ayaw ko kasi, syempre, walang oras, pero parang, dagdag points sa sarili natin na may kumpiyansa tayo pagdating ng syempre, hindi naman tayo habang buhay dito, di ba? Yes. So, in the future, kung baka sakali, at least may mga bala tayo sa mga tama po kayo, ma'am. Kasi ngayon is halos lahat marunong na sa paggamit ng computer. Halos lahat ng mga company nire-require nila yung computer literate. Nakalagay talaga dyan. Kailangan proficient ka sa Microsoft Word, Excel, and PowerPoint. Yun talaga yung lalo na kung goal mo is magtrabaho ka sa office na. Yun talaga yung kakailanganin. So, ito naman yung Computer Secretarial course natin. Is ito yung IT foundation dito sa ICAC. So, from basic to professional level talaga, matutunan mo yun. So, napakalaking bagay yun para sa isang OFW na, alam mo yun, hindi lang siya nag-okay na ako dito, comfortable na ako dito. Yung mga
OFW na gusto nilang i-improve yung sarili natin. Kasi kailangan din natin i-level din natin yung sarili na. Hindi lang tayo hanggang dito na lang. So yes, kung kaya natin angat-angat-angat tayo. Kaya natin mag-upgrade. O, mag-upgrade. Kung baga sa mga iPhone, ma-update-update. Yes! Ngayon, meron ng iPhone 15. No. Di ba? Nag-update sila. So, pati utak din natin. Kailangan yan gamitin. Ganon. Huwag tayong pauhuli sa generation. Yes! Oo! Kasi nga, kailangan din computer literate. Yes. Ayun. Kaya big thank you talaga sa ICSA. Kasi kahit mahirap ang buhay sa FW, kahit taglamig, tag-init, yes, bumabiyahe ako from Sabasalim para lang matuto lang ako 3 to 4 hours. Kasi, ang layo ng Sabasalim dito sa Quake City. Imagine mo, 4 hours yan. Sayang kasi yung oras na, kumbaga may oras tayo, kahit holiday natin, kailangan din na may oras tayo. Dapat magiging productive yung holiday natin. Oo, kasi pag may magagawa ko sa isang hal, ay nakapag-aral ako, so okay na. Parang may points din sa ano mo. Yun yung mga mindset ko ngayon. Oo, yan. Iba talaga. Pag gano'n na yung mga ano natin, yung mga way natin na pag-iisip na, alam yung parang inaano natin sa sarili natin, parang pinoforce talaga natin yung sarili natin. Tayo mismo yung nagmo-motivate na mag-upgrade. Kailangan natin. Kasi kakailanganin natin ito. Diba? Kakailangan natin kasi kailangan talaga kasi lahat ng mga company kung saan man tayo computer literate, tinatanong ko mga CV mo mga ganyan, malay mo, di ba? At least. O dito pala, nagsimula ka na tayo sa trabaho, tapos alam mo, at least mamangha din yung amo, ay alam mo. Yes. So, iba rin, iba talaga pag-equip ka ng skills and knowledge. Kaya, yun, ma'am, sa 8 years mo bilang isang OFW dito sa Kuwait po, ngayon na nagtapos ka sa computer secretarial, para sa mga kaalaman nila, paano mo siya minamanage yung time mo sa pag-aaral at the same time yung sa trabaho? Kasi alam naman natin yung trabaho talaga dito sa ibang bansa, hindi naman siya ganun kadali. Oo, lalo na, syempre, bilang isang OFW, ang dami nating priorities, di ba? So, paano mo siya na-handle po, ma'am? Kasi sa akin kasi, positibo ako sa buhay. Ganun yun. Tapos, iniisip ko talaga na 7 years, so wala man lang akong napag-aralan, so why I waste my time? Yes. So, iniisip ko na one day holiday, magpahinga tayo. So, kailangan ko talaga na every 1 year, may makukuha akong mga additional knowledge, kung ano-ano ngayong papasukan. So, unang-una talaga ang computer secretarial. So, sa trabaho hindi madali kasi 6 days, once a week lang ako. So, kung gugustuhin mo kasi, may paraan. So, kung ayaw mo talagang mag-aral, so hanggang dyan ka na lang. Pero sa utak ko, sabi ko nga, positibo ako. Gusto kong may matutunan ako. Yes. Kaya kahit bumagyo. Bumagyo man, umulan man, taglamig, tag-init. So kahit masama ang pakiramdam, kailangan ko talagang pumasok. Kasi ganun tayo eh. Kung totoo talaga tayong nag-iisip tayo na kailangan tayong mag-graduate, matuto, mag-additional knowledge, kailangan natin tapusin. So hanapan natin yung paraan. Kasi pwede naman nating i-separate yung mga ibang ano na hindi nakadagdag points sa ano natin, di ba? So what if kung matapos na tayo dito, alhamdulillah, matapos na ako, so doon na tayo din mag-give time para sa sarili natin. Yes. Ngayon for knowledge muna. Ngayon, so, kailangan mo na natin i-sacrifice yung ibang bagay. Yung mga bagay. Yung mga ay maglaba mo ako, so hindi naman yan, hindi naman yan. May time pa yan. May time na maglaba, may time na mamaya na. Pag-uwi, so mga ganyan bagay. Pwede natin ipagpaliban. Pwede natin ipagpaliban. Pero so, ang pag-aaral kasi, yung pag-improve natin yung skills, bawat araw lumilipas. Kasi, bawat araw lumilipas. So, para sa atin, bilang isang OFW, time is gold. So, kailangan natin yan. Kailangan talaga natin na i-grab natin yung opportunity. No? So, kung meron ka mang day off or wala kang day off, as long as ikaw is positibo, sabi nga ni ma'am, positibo sa buhay. So, kailangan mo talaga na ikaw mismo sa sarili mo, i-motivate mo yung sarili mo, i-push mo yung sarili mo na kailangan mo mag-enhance, kailangan mo magkaroon ng development. Yun. Kasi nga, syempre, ano, kung iniisip natin na, para sa akin, din 7 years, so, parang wala lang, nagtrabaho ka lang, so wala ka nakitang development, wala ka malang certificate, kung anong within 7 years, so anong ginagawa mo dito, maliban lang, so. After 7 years, ganun pa rin ganun pa rin, wala pa tayo natutunan, so ngayon, i-change natin yung ano na yung dapat i-change natin yung mindset pala. At least niya, ngayon, computer secret,
if may time ka na naman, oh, patuloy na naman sa ibang course na magagamit mo din siya. Ganun yun. Kung ganun ang ini sa iba, so para sa akin, ganun yung mindset ko. Ganun, positibo tayo, mag-additional, huwag tayong makaluma. Yes, mag-build up tayo ngayon. Huwag tayong, ganito na lang ako, ganun. Kasi baka pagdating sa, business-minded ka na sa Pilipinas, yes. May utak tayo, dala natin yung bandila ng Pilipinas. Yes. Pag wala na Pilipinas, dito tayo natuto sa international school. Yung parang ganun. So, ICSA, ako graduate ako ng Puerto Rico, uwi ka ng Pilipinas, yes. Diba yun? Yes, oo. Hindi ba sa basta? Yung parang ganun lang, Yun. Sobrang believe ako sa iyo kasi 'di ba? Biruin mo sa 7 years sa 8 years mo dito sa Kuwait. Hindi ka pa rin sumuko na yung mind mo kailangan mo talaga na parang ini-enhance mo yung ano mo ba yung alam mo yung parang every time na inano mo sa sarili mo minsan lumilibang. Pero kailangan kang bumangon ka din. Parang ganito na lang ba ako? Isipin mo din yung future natin. Yes. Yun ganun. Tama yun. So, yun talaga ang ko. So, thankful sa paaralan na to. So, gano'n. No? Pinili ko talagang mag-aral kaysa mag-lakwatsa. Yes. Yeah. Pinili ko talagang matuto. Yan. So, Ma'am Marian, sa tingin mo, ano yung lesson in life mo na ma-assure mo sa lahat ng mga kababayan natin na nanonood ngayon kasi meron tayong mga viewers. Ayan. So, ano yung lesson in life mo na sa tingin mo makakatulong sa kanila para matanggal yung doubt nila na mag-enhance ng halimbawa dito sa computer, mag-enhance ng computer skills or kaya ay mag-aral, mag-upgrade ng skills, gano'n. Para sa akin, build 101% confidence. So, mag-aral ka, positibo lang sa buhay, set up mo yung mind mo na kailangan may development din kasi pag may confidence ka, may natutunan ka, wag lang yung dito na lang ako, i-level up mo yung gano'n. So, wag nating yun lang, sa Tagalog na sa Pilipinas, sa mga Bisaya, kung gusto mo, pangitaig pamaagi. Oo. Di ba? Kung gusto mo, pangitaig pamaagi. Sa mga Tagalog, kung gusto, may parang. Kung gusto mong matuto, yun. Yung gawaan mo talaga gawaan mo ng paraan. Huwag lang yung dito na lang ako. Kasi kahit kadama ka tayo, or sa labas, o sa loob, walang imposible basta gustuhin mong matuto talaga. Yes. Mo. Walang imposible kahit nakapriso tayo, pwede tayong matuto. Yes, oo. Self-ano. Oo, kasi ngayon marami na ngayon. No? Para-paraan lang yan. Yes, Yun. Ayun. Yun, salamat. So, yun. Ano yung masasabi mo, ma'am, sa ICAC po? Very professional talaga. Yung, mga smart yung, especially yung teacher ko, tapos, yung eskwelahan dito, parang na-amaze ako kasi parang talagang tututukan ka talaga nila na hindi ka pababayaan hanggat hindi ka matututo. Tapos hesitate na magtanong kung hindi mo alam. Kasi welcome na welcome ka, tapos i-entertain ka talaga nila na natutunan mo ba bago tayo mag-forward sa next level mo, alam mo ba yan, tapos may quiz. Yun kasi yung pinakagusto ko kasi ngayon, parang gusto ko maglaro din sa utak ko. Wala lang, tapos wala akong natutunan, hindi din yan pwede. So, nagagandahan talaga ako sa pagtuturo dito. So, yan yung thank you sa comment mo dito sa ISIS. Yan, yes. Sobrang kami sa'yo, sa achievement mo, sobrang proud kami na yun, na-achieve mo yung goal mo. Mm-hmm. Diba? Kasi hindi naman natin alam kung ano yung mangyayari in the future. At least preferred tayo, meron tayong knowledge and skills na magagamit in the future. Kung ano man yung landas or journey na tatahakin natin in the future. Yes. Yan. So, yan. Congratulations and thank you very much sa pagkwento ng inyong kwentong ICSA. Yes. Ayan. Yes. So, saan ka pala sa, ma'am, sa Pilipinas po? Mindanao, Davao. Okay. So, yun. Salamat. Hello sa mga taga-ano. Salamat sa mga taga-Davao. Taga-Davao. Mayong gabi. Davao de Oro, mayong gabi. Ako si Marian Manito, si Ganggang. Oy, nag-eskwila ko ha. Wala ko nag-alakwat sa mag-eskwila gito while nagtrabaho. Yes. So, yun. Time is gold. Kailangan natin
pahalagaan ang oras. So, yes, ayan. Yes, so, thank you. Yun po para sa lahat ng mga kababayan natin, sa mga kapwa natin OFW na nanonood ngayon or makakapanood pa ng live na to. Ayan, so kung na-inspire kayo sa kwento ni Ma'am Marian, si Ma'am Marian po is isang OFW dito sa Kuwait. And 8 years na siya dito nagtatrabaho bilang isang receptionist. Although hindi naman siya receptionist, kaiba-iba yung work niya. Nag-change siya ng work. Pero ngayon is receptionist ka diba? And yun, hindi siya sumuko para i-enhance, magkaroon ng personal growth. Kasi yun nga, sabi niya, kailangan natin magiging positibo sa buhay para at least ma-achieve natin yung goal natin. Yeah. So, kailangan natin gawing productive yung ating mga day off. And kung every day, every week yung day off mo or kahit wala kang day off, basta positibo ka na makapagtapos, magkaroon ng computer skills, walang imposible. Walang imposible. Sa gustong matuto, may paraan kung gugustuhin mo. Yes. Yun. Time is gold. Kaya time is gold. Yes. So maraming salamat sa inyong panonood. And yun, kung gusto niyo pong magkaroon ng computer skills, ayan, so meron po tayong computer secretary course, which is tuturuan po kayo ng instructor namin from basic to professional level sa digital literacy, typing master, Microsoft Word, Excel, and PowerPoint. So, wag na po tayong magpapahuli pa, be certified, and abutin yung pangarap niyo kasama yung ICSA. So, maraming salamat po sa inyong panonood. Ako po muli si Ms. Richelle, and kasama ko si Ma'am Marian. Manito. Yes, ang nagsasabing, ICSA, your partner in success. Thank you, and God bless. Thank you. Thank you po, ma'am. Thank you, and congratulations. Thank you. So, bye-bye, everyone. Bye. See you next time. Bye.